lahat. Dito na naman ako sa harap ninyo para naman magbigay ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y humiling ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni ate ninyo. At pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod kong mga impormasyon ay updated po kayong lahat. Maraming salamat. So, guys, ngayong araw na ito, ang topic natin ay manggagaling sa ating isang subscriber. So, narito po ang kanyang katanungan. Madam Estela, good morning po. Paano ko pong mapaligaya ang aking partner sa kama? Ako po'y may sakit na diabetes. Hindi ko po napapanatili ang tigas ng aking ari habang kami ay nagtatalik. Bago pa man makarao si Mrs., lumambot na po ang sa akin. Sana mabigyan niyo po ako ng paraan kung paano ko paliligayahin ang aking partner. Nag-alala po ako na baka maghanap ng iba si Mrs. Maraming salamat po. Yun guys, yan po ang ating topic ngayon ay nanggaling sa ating subscriber. So mga guys, pwede naman pong mapaligaya ang ating mga partner kahit walang mangyaring pagtatalik, no? Maraming paraan para makatapos si Mrs. Kailangan lang ng kaunting tiyaga. So, magbibigay ako ng ilang paraan para mapaligaya mo ang iyong mahal sa buhay. So, ito po ay pangkalahatan na rin, ano? Hindi lang po sa ating subscriber ang aking kasagutan, kundi pangkalahatan na rin po. Kaya ko ginawan ito ng video at ang content nito ay nanggaling sa ating subscriber. So, yan po, no? Magbibigay ako ng ilang mga paraan para mapaligaya ang inyong partner. Kahit hindi man, hindi man tumatayo si Manoy. Hindi lang naman kailangan na puro na lang pagtatalik. Meron ding mga paraan na mapapaligaya natin ang mga kababaihan kahit walang aktwal na pagtatalik. So, narito po ang mga ilang paraan para mapaligaya ninyo ang inyong partner na kahit walang mangyaring pagtatalik. So, yung number one, foreplay. Ang foreplay ay napakahalaga sa karamihan ng mga kababaihan. Ito ay nagbibigay daan para malibugan sila at pwedeng mag-orgasmo. O makatapos kahit hindi pa ipasok si Manoy. Mula sa simpleng halik, yakap o pagmamasahe hanggang sa mas maselang bahagi ng kanyang katawan. So, yan po ang unang-una, no? Yung foreplay. Kailangan po ng foreplay kahit hindi po walang actual na pagtatalik. Kapag meron po tayong tinatawag na foreplay sa ating mahal sa buhay, no? Pwede po siyang makaraos o pwede siyang mag-orgasmo kahit hindi pa nakatayo si Manoy. Yan po yung number one. At ang number two naman ay yung tinatawag na oral sex na tinatawag. Ano ba ito? Pagtuunan ang pinakasensitibong bahagi ng babae, walang iba kundi ang kanyang bulaklak sa ibaba. No? Alam nyo na yung bulaklak. Napakadaling mapukaw ang pagnanasa ng isang babae kapag ito'y iyong binigyan ng atensyon. Gamitin ang iyong dila o daliri sa kanyang masilang bagay doon sa kanyang bulaklak o tinatawag na tingle para siya ay makarating sa rurok o malabasan. So, dyan pa lang, mapapaligaya mo na ang iyong partner kahit walang mangyaring pagtatalik. No? Yan po ang isang pinaka bahagi sa babae na napakasensitibo po ay yung aming bulaklak o tinatawag na pepay na tinatawag, no? So, yan po yung oral sex na tinatawag. So, yan, pagtuunan po natin ng pansin yan. At ang number three naman na magpapaligaya sa ating partner na kahit walang pagtatalik ay yung romantic atmosphere naman ito. Ang romantikong
atmosfera ay makakatulong sa pagpapaligaya ng partner. Maaring ito ay sa pamamagitan ng paglikha ng magandang ambience sa kwarto, paggamit ng mga kaakit-akit na ilaw o pagtutok sa romantikong musika. At dito pwede niyong isagawa ang posisyon na tinatawag na baliktaran o yung tinatawag na 69. At dito rin sa posisyon na ito, pwedeng makaraos si Mrs. No? Kaya ko sinabi ito ang baliktaran na anggulo dahil pareho kayong maliligayahan, ang ibig kong sabihin, no? Pareho kayo kasi baliktaran siya. Pero depende na rin 'yan sa yung partner kung papayag siya. So kailangan po natin ng consent dahil meron din mga kababaihan na ayaw ng anggulong baliktaran na tinatawag na 69. So yan po yung number 3. At ang yung number 4 naman, paggamit ng mga sex toys o mga laruan. Pwedeng subukan ang paggamit ng laruan bilang bahagi ng iyong intimate na oras. Ngunit dapat may kagustuhan ang iyong missis o consent kung okay ba sa kanya o hindi, ano? Dito pwede ring makatapos ang partner kahit walang pagtatalik. So yan po yung last natin na pwedeng gamitin. Yan po yung kapalit ng ano natin, ng sandata natin, yung mga laruan na merong formation na ano, yung parang titi na rin, di ba? Merong ganyan. So nako, napakaraming ano dito niyan sa Japan, yung mga sex toys na yan, ang dami-dami. Mga vibrator pa. So, yan po, kung po pwedeng pumayag ang ating partner, huwag po nating pilitin dahil natural, meron pa rin yung ano natin sa Pilipinas na tawag dito, nahihiya, no? So, kasi Kristiyano tayo. So, yan po yun, wala pong sapilitan kapag gusto lamang ni Mrs. So, yan po yung ano natin, apat na binigay ko na pwede mong gawin o pwede natin gawin sa pangkalahatan kapag hindi natin napapanatili ang tayo ng ating sandata dahil sa may mga kadahilanan tulad ng karamdaman o sakit. Ano? So maraming salamat sa iyong tanong at sana meron kang mapulot sa aking kasagutan, sa aking sagot sa iyong mga tanong. Maraming salamat. ポーズ。 見てそれのポーズが。 はい。アクション。 欲しいです。 です。